Na ito, pag-uusapan natin kung ano yung life ko dito sa Singapore. Bilang OFW. Sa ngayon guys, na-realize ko na parang naiisip ko ba na sayang yung panahon na nagtatrabaho ako dito na maliit lang yung sahod ko. na-realize ko din naman dati. Pero tinitiis ko lang kasi ang iniisip ko, yung freedom ko ba? Kasi sa trabaho ko ngayon, pag may oras ako na, kunwari, kung gusto kong labas, kung mayroon akong gagawin sa labas, kung tapos na ako or kung may chance ako, pwede naman akong lumabas. Hindi kagaya sa iba dyan na hindi sila pwedeng makaalis-alis. Kagaya ng una kong amo, guys. Hindi talaga ako basta-basta makalabas doon. Wala akong sariling susi doon. At saka, 5 taon din ako doon sa una kong amo, pero masilan yung amo na yon. Pero mabait naman siya. Mabait naman sila. Yung amo ko na yun, mabait naman. At saka, marunong sila mag-isip kung paano nila ako mapasaya, paano ako maging masaya sa trabaho ko, paano ako maging mapabuti yung pagtatrabaho ko. Diba? Kasi yung ibang amo kasi, diba, lalo na kapag kanang nagsisipag ka, yung nakikita nila yung effort mo, yung sipag mo, yung tiyaga mo, pag nakikita nila yun, hindi mo na yun sila kailangan sabihan na, uy ma'am, ganito, ganyan. Hindi na. Sila na yung magbibigay ng kusa sa iyo kung ano yung ibibigay nila sa'yo, kung para mapasaya ka. Alam mo yung dating, yung una kong amo, talagang feeling ko doon, yung focus na focus talaga ako sa trabaho ko as in. Tapos yung talagang mabait na mabait, feeling ko mabait na mabait ako, yung lahat ng trabaho ko, ginagawa ko talaga as in, sunod na sunod talaga yung tingnan mo, di ba, 5 taon ako doon sa una kong amo. Tapos yung 2 taon na yun, wala akong day off. Unang kontrata ko, wala akong day off. Tapos yung pangalawang kontrata ko, meron na akong 1 day off sa 1 buwan. Tapos, dun sa amo ko na yun, yung 2 kong amo, babae at lalaki, yung ma'am at sir ko, talagang yun sila, mga professional talaga sila. Yung pagtingin mo lang sa kanila, talagang parang takot ka gumawa ng mali. Kasi, maiisip mo na, ay naku, kailangan ko magtino. Kasi, baka mamaya. Kasi pag magalit yung sir ko dati, ay naku, sisigaw yun. Nakakatakot. As in, asawa nga niya, sisigawan niya eh. Pero pag may mali naman akong nagawa, hindi naman ako paggalitan ka sa harap ng maraming tao, hindi. Pag may mali ka, sasabihin niya, kakausapin kita mamaya, kaya ngayon. Tapos, sikreto ka na sasabihin ganito, hindi ko gusto yung ginagawa mo, kailangan ganyan, ganyan, ganon. Ganon yung una kong amo. Pero ito namang pangalawa kong amo, hindi ka matatakot as in like, kaibigan lang kayo, yung barkada, ganun. Kasi hindi lang magkalayo yung edad namin, 1987 ako, tapos yung amo kong babae, 1985. So parang barkada lang o ganun. Alam mo yung ilang taon na ako sa kanila, pero basta may freedom ako, ganyan. Pero pag may hindi nagustuhan ng amo kong babae sa akin, sinasabi naman niya sa akin. Tapos, pag alam ko namang, ganito pala yung gawin, binabago ko rin dapat kong gawin at hindi ko dapat gawin. Yun, binabago ko naman pagka sinasabi ng amo kong babae. Pero nakikita niya lagi na nagsiselfon ako. O sasabihin niya sa akin, oy Josie ah, lagi ka na lang 24 hours ka na lang nagsiselfon, sabi niya yung gano'n sa akin. Eh di, pag andyan siya, hindi ako paparatan na gumagamit ako ng cellphone. Pero pag may time din na cellphone ako ng cellphone, kahit andyan siya, hindi naman din niya ako sumisita.
Ganun yung...